Suot po natin yung sandals na ginawa ko kaninang umaga. And then dito na naman po tayo sa training center at mag-aaral na naman po tayo na isa na namang makina. At mag-aaral na naman po tayo ng isang makina, ang digital flatbed sewing machine. Machine ngayon na flat machine na single needle, ang kanyang mga pwedeng pahingin ay leathers, synthetics, tapos pwede rin siya sa mga kung nakaset siya sa, pwede rin siya sa mga tela. Paras lang to ng mga nakikita na natin mga flat machine. Ang pagkakaiba lang, ito ay hindi na siya flaps motor. Ito ay ang tawagin ay servo. Servo motor na ang kanyang Kuya, ano yung servo? Control. Servo, yung electronically controlled na siya. Servo. Kung mapapansin natin, wala siyang ugong. Tulad dun sa mga dating nakikita natin sa sewing machine. Tapos, meron siya mga pictures na pwede mong i-set up sa kanya tulad ng auto reverse siya, pwedeng sa umpisa, pwedeng sa dulo mag-auto lock siya. Meron din siyang setting na trim, kung saan na siyang magti-trim. Saan po dyan yung trim? Trim is yung may ano siya, scissor na sign. Tapos, pwede mo rin siyang i-set up sa lagi nakataasang needle or nakababa. Depende sa tatahiin mo. At meron din siyang speed control, speed na adjuster. Kung beginners ang gagamit, pwede mong i-lower yung kanyang speed. At kung ano naman, kung sanay na, pwede mong itaas ang kanyang speed. Kumbaga, adjustable siya. Yan po ang ito, sewing machine Sunda 900 gig. Natin today ang digital flatbed sewing machine. And gusto niyo po matutong gumawa ng sapatos? Click subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa mga susunod kong video. Hanggang sa susunod na video, salamat and God bless!